Hello everyone! Ang ituturo ko ngayon is kung paano i-set up ang ating modem or router para sa gaming. Ang gagawin natin is QoS or Quality of Service. Ibig sabihin, ipaprioritize ng modem or router ang services or device na gagamitin natin. Kahit may kasama ka na nag-YouTube or Facebook, hindi maapektuhan ang inyong laro. For example, ang internet speed natin is 25 Mbps sa download at 3 Mbps sa upload. Tapos meron tayong tatlong device. Si device A ay bibigyan natin ng 15 Mbps na download speed. Tapos si device B at C ay bibigyan lang natin ng 5 Mbps na download speed. So ito na, simulan na natin. I-open lang natin ang ating browser at i-type ang ating default gateway. May lalabas na login form. I-type lang natin ang ating bagong username at password. Next is magpunta tayo sa Traffic Manager. I-click lang natin ang Bandwidth Limiter. Ngayon, magpunta na tayo sa speedtest.net. I-check natin ang ating upload at download speed. Since 25 Mbps ang ating internet speed, i-dedicate ko ang 15 Mbps sa download at 2 Mbps sa upload sa ating gaming device. Ngayon, ilagay natin ito sa ating bandwidth limiter. Una, piliin natin ang ating device at ilagay natin ang 15 Mbps sa download at 2 Mbps sa upload. Then, i-click natin ang add. Ngayon, pumunta tayo sa speed test para i-check kung nagana ang rules na sinet up natin. Makikita natin na nag-take effect ang bandwidth limiter. Paano kung wala kayong ganito na router? Sa Globe Broadband, magpunta lang kayo sa Advanced at i-click nyo ang QoS. May makikita kayo na traffic shaping. Ilagay nyo lang ang total bandwidth nyo gaya ng sa Asus router. Then gumawa kayo ng traffic rules. Ilagay nyo lang sa interface ang WLAN for wireless. Sunod ay i-click nyo lang ang WAN interface. Ilagay nyo lang ang nag-iisang choice. Sunod ay ilagay nyo ang inyong MAC address. May makikita kayo na upload, ibig sabihin, ito ang guaranteed upload speed. Ang ilalagay ko is 512 kbps, then up ceiling is 2 mbps. Ito ang maximum upload speed. Sunod, ilagay natin ang down floor, ibig sabihin, ito ang guaranteed download speed. Ang ilalagay ko is 512 kbps, tapos ang down ceiling is 15 mbps. Sa TP-Link, magpunta lang kayo sa Advanced, i-click nyo lang ang Enable QoS, i-set nyo lang ulit ang bandwidth. Ang kagandahan dito sa TP-Link is makikita mo ang real-time rate ng bawat device at pwede mo i-set ang priority na device. Sa lumang TP-Link, makikita nyo ang ingress at egress. Ang ingress is for download and egress ay para sa upload. I-set lang natin ang ating upload at download, then ilagay natin ang IP address. Kailangan naka-static ang IP address sa lahat ng device. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang video, i-hit niyo lang ang like at subscribe. Kung meron kayong suggestion or tanong, i-comment niyo lang sa ating comment section. Huwag kakalimutan i-click ang bell at i-turn on ang notification.